Muling nagsalita si Pastor Apollo Quiboloy tungkol kay Vice Ganda. Inungkat muli ng controversial na religious leader ang hamon ng kapamilya comedian TV host na pahintuin daw ng pastor ang traffic sa EDSA at ang pagpapalabas sa ang probinsyano. Natatawang tinawag ni Vice na mayabang ang pastor dahil sa pahayag nitong ipinahinto niya ang malakas na lindol sa North Cotabato noong October 31, 2019. Ginawa ni Vice ang hamon sa It's Showtime noong November 5, 2019. Simula noong March 15, 2020 ay nawala ang traffic sa EDSA dahil sa ipinatupad na enforced quarantine sa buong Metro Manila. Nitong May 5, 2020, nawala naman ang probinsyano dahil ipinasara ang ABS-CBN ng National Telecommunications Commission on NTC. Ginawang jumping board ito ngayon ng self-proclaimed appointed son of God upang hiyain si Vice. Si Quiboloy, 70 years old, ang milyonaryong founder at leader ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, Incorporated. Si Vice ang isa sa pinakamalaking artista ng ABS-CBN, isang Viva Talent at certified box office star. Sa kanyang programang Powerline sa Sunshine Media International Network noong May 19, ay ipinaalala ni Quiboloy kay Vice ang hamon nito sa kanya noon. Pahayag ng pastor, nalulungkot ka, Vice. Nalulungkot ka sapagkat hindi mo mapigilang umiyak dahil wala na yung mga programa nyo. Alalahanin mo, naghamon ka. Hinamon mo ako noon. Ang saya-saya nyo noon, naghahalakhakan kayo. Meron pang isang kasamahan mo na lalaki, pati nga langala niya, nakita ko sa katatawa, halos mabali ang liig niya. Ayon kay Quiboloy, hustisya mula sa Diyos ang kasalukuyang pinagdaraanan ng home network ni Vice. Iyan ang sinabi ko sa inyo, ang kayabangan, nakikita ng Diyos iyan. Ayon kay Quiboloy, ang pagpapahinto sa traffic sa EDSA at ang pagkawala sa ere ng ang probinsyano ay prophecy na nanggaling na rin kay Vice. Kasi yung lahat ng pinagsasabi mo, puro imposible. Sige nga, Quiboloy, punta ka sa EDSA, pahintuin mo ang traffic. Sige nga, Quiboloy, pahintuin mo ang probinsyano. Abangan, si Quiboloy lang ang makapagpapahinto sa probinsyano. Nag-prophesize ka, Vice. O ngayon, wala na yung programa mo. Wala yung network mo, malinis na ang EDSA. Dapat masaya ka sapagkat natupad ang lahat ng hamon na ginawa mo. Masalimuot ang lohika ng pastor pero iginiit nitong kailangan maunawaan ni Vice ang punto niya. Sabay ikinuwento ni Quiboloy ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar ay isa sa mga karakter sa Biblia na naging mapagmataas at nawalan ng bait. 7 taon siyang kumain ng damo dahil hindi niya kinilala ang kapangyarihan ng Diyos. Tila pag-uuyam pa ni Quiboloy kay Vice, ngayon, ako ang nagso-showtime, di ba? Ako ang magso-showtime. Pero tingnan mo, sa kinamalasan na tinanggap mo, hindi ako tumatawa. Pinamumukha ko lang sa'yo na sa susunod kung ibabalik ka sa ganong estado ng buhay, tulad ni Nebuchadnezzar nagmayabang, di ba? Ako si Nebuchadnezzar ang gumawa ng lahat ng ito sa Babylonia. Habang nagsasalita siya, narinig ng Diyos ang boses niya. Pinadalhan kaagad siya ng anghel, ginawa siyang buwang. Mula sa hinugot na kung anong religious analogy ay pumunta naman si Quiboloy sa isang practical example. Inungkat nito ang ginawang paglapastangan ni Vice sa veteran GMA 7 broadcaster na si Jessica Soho. Naging malaking balita ang gang rape joke ni Vice tungkol kay Jessica sa i-Vice Ganda Mo Ako sa Araneta concert ng ABS-CBN Viva Star sa Smart Araneta Coliseum noong May 17, 2013. Yun lang ginawa mo kay Jessica Soho. Kung ikaw talagang meron kang konsensya, hindi mo yon gagawin. Sabi mo, ipapagang rape mo si Jessica Soho. Pagkatapos na igang rape na daw siya, sasabihin daw ng leader o ilabas na ang lechon. Biro mo yon, tao yan. Ginagalang yan diyan sa kanilang broadcast. Iginagalang, may mga awards yan. Tapos gaganunin mo. Hindi naman maintindihan kung bakit sinabi ni Quiboloy na mali ang ginawa ni Vice dahil kasi kagalang-galang ang broadcast journalist. Tila ang inaasahang sabihin na isang totoong tao ng Diyos ay mali ang ginawa ni Vice kahit sino pa man ang taong nilalapastangan. Ang rape ay hindi ginagawang biro.